anyway guys, nandito tayo ngayon sa Laguna Bel-Air 3, no? So meron tayo ditong service na LG automatic washing machine. Ang complaint ng customer nito guys ay makapag-cycle siya ng isang beses, wala na siyang mapindot na mga program, no? Kumbaga ayaw nang gumana yung mga button, no? So ngayon titik natin kapag malamig pa siya, gumagana siya, no? Pero pag naka-cycle na siya ng isang beses, hindi na gumagana yung mga button, no? So yung start, yung program, yung rinse, no? So wala nang mapipindot, no? Yan. So ngayon, ang gagawin natin guys sa mga gaitong problema, no? So ibig sabihin guys, nagkakaproblema yung kanyang mga button kapag nakapag-cycle or umiinit na, no? So ibig sabihin guys, nasa board ang problema nito, no? So ngayon, ang gagawin natin, kakalasin natin 'to, no? Kalasin natin 'tong board, buksan natin. Dahil itong ganitong model guys, dalawa yung kanyang board, no? Mayroon siyang display board at mayroon siyang control board, no? So ang gagawin natin guys, papalitan natin yung kanyang display board. Ito yung nagko-cost ng ayaw na mapindot, no? Ayaw na kahit anong pindot mo, ayaw na kapag nakapag-cycle na or umiinit na yung system. No, ayan. So ito kakalasin lang natin, guys, no? So tingnan niyo lang kung paano papalitan yung board nito, no? Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel namin, na subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas about automatic washing machine, no? So sinusubukan namin na isa-isahin yung mga problema ng washing machine na na-encounter namin para ma-share din sa inyo, no? So tulad niyan, guys, kinalasan natin yung board, ayan. So ang papalitan natin dito, guys, yung isang board na nasa harap, no, yung kanyang display, no? So yun po ang papalitan natin, no? So ang kagandahan lang kasi nito kung mayroon tayong kahit second hand na pangpalit, no? Kasi kung bibili tayo, isang set talaga ang pwede natin bilhin, or siguro naman pwede makabili ng display board lang, no, kay LG, no? So siyempre medyo mahal. So ngayon ang gagawin namin dito guys, ito po yung sinasabi kong display board guys, no? Itong nasa harapan. So may dalawang connectors lang naman ito, no? Yan. So tatanggalin natin. Ayan. So yun, tatanggalin lang natin, no? So medyo matigas lang, no? Sungkitin natin ang screw pagtanggal. Ayan. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message na lang kayo sa aming Facebook page, Norchair Repair Shop, or comment kayo sa aming mga videos kung kayo ay taga Cavite, Laguna, Batangas, no? So sa mga NCR guys, hindi na kami nakakarting dyan, hanggang Cavite, Laguna, Batangas lang po yung kaya namin puntahan, no? Kasi hindi na namin kaya yung malayong service dahil dito pa lang sa schedules namin sa Cavite, Laguna, Batangas, halos hirap na rin kami, no? So sa ngayon, yun lang muna yung ruta namin, yung Cavite, Laguna, Batangas. So ito yun guys, no? So papalitan natin. Ayan. So ito po yung papalit natin. Ito ay galing lang din sa part out, no? Ito, yan. Galing sa mga part out namin na unit, no? So ipapalit natin dyan. So dahil itong unit na ito ay medyo may kalumaan na rin, no? So talagang buibigay na talaga yung kanyang board, no? So yun, pinalitan lang natin ng ano, ng part out or second hand ng parts, no? So okay naman si customer, no? Kaysa bibili tayo ng bago, medyo mahal, no? Ang isang set nito medyo mahal talaga, isang set ng board na ito, no? So yun, binabalik na po natin, no? Para ititesting natin, no? Ayan. So huwag niyong kalimutan guys, mag-subscribe para updated kayo sa aming mga videos, no? About automatic washing machine, no? Baka kung kayo po ay may automatic washing machine, isa sa mga videos namin ay makakatulong sa inyo in the future, no? Kasi lahat naman ng washing talaga nasisira, no? So baka isa sa mga na-i-vlog namin ay maging problema ng washing machine nyo in the future. Kaya magkaroon na kayo ng idea kung paano ito gawin. Kung kayo po ay mahilig mag-DIY, so magagawa nyo kagad, no? So, or kung kayo man magpapagawa, at least may idea kayo, no? Kung ano ang sira ng inyong mga washing machine, no? So sa washing machine kasi,
may mga trouble na madali siyang gawin, may mga trouble din na kailangan ng malalim na diagnose, no? Yung actual diagnose, no? Kasi marami din nag-message sa atin, no? So ano talaga yung washing machine, talagang paiba-iba ang mga problema, no? So yan, binalik na po natin. Yan, i-on natin, testingin natin. Yan. So yun. Ayan. So yan, functioning naman lahat ng button, no? So ang nangyari sa kanya, guys, yung kanyang display board ang pinalitan natin, no? So yun po, pag naka-encounter kayo ng ganong problem na matigas pindutin yung mga button, ayaw mag-function yung mga button, pag ganitong model, guys, palitan nyo lang yung display board ng inyong mga washing machine para magamit pa. Kasi yun lang lagi ang nagkakaproblema dyan, yung sa kanyang display board or secondary board, no? Kasi dalawa yung board nito. Meron siyang control board, meron din siyang display board, no? Ayan. Example, yung mga ilaw ni na maganda, no? So, pwede nyo rin palitan yan. Ayan. So, yun. So, yun na. Ayos na, no? So, titesting na natin siya, guys. So, yan. Umiikot na siya. Ayan. Ayan. So, yun, no? So, titesting pa natin sa ibang program, no? Ayan. Ayan. So, okay na siya, no? So, yun lang po, guys, no? Ang sana makapagbigay kami ng idea sa inyo or konting tip sa mga binablog namin na ina-upload namin araw-araw. Kasi ang purpose lang naman namin i-share yung mga na-encounter namin, no? Na mga trouble sa site. Kasi kami, guys, actual po yung mga videos namin. Actual na kinukuha sa home service, no? So, kung ano mga problema, guys, na ma-encounter namin, sinishare po namin. Baka kasi ito rin yung maging problema ng mga washing machine nyo or sa mga technician na mga baguhan. Baka naka-encounter din kayo ng ganito, no? So, yung mga ganong board, may nasirang board kayo, huwag nyo itapon, no? Kasi mga gamit nyo pa yan, no? Yung mga ibang board. Okay, guys, maraming salamat.